Narito ang Balitang Pinoy TV. Suspended Negros Oriental Representative Arnie Tevez, dating siga at kinatatakutan di umano sa lalawigan ng Negros Oriental. Ayon sa mga witness na dinala ni Justice Secretary Boying Rimulya sa Senate hearing, siguradong wasak ka kapag bumangga ka kay Pride at Arnie Tevez ayon sa mga tumistigo. Pero bago ang lahat, mga kabalita, kung bago ka pa lamang sa aming channel ay huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe at ma-hit ang notification bell sa ating mumunting channel. Maraming salamat! At ito na nga, mga kabalita, sa nagpapatuloy na Senate hearing ay mas lalong ginulat ang mga tao sa bansa at sa mga nadiskubring mga kaganapan sa kanilang lugar dahil sa mga nagsiharapang mga kaanak na di umanong tinudas dahil sa personal at politikal na mga rason. Nag-utos naman si Committee Chairman Ronald Bato de la Rosa kay General Romeo Karamat Jr., hipe ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, na silipin ang totoong record kung gaano na talaga karami ang naitalang krimen sa Negros Oriental. At noon ngang Martes, April 19, 2023 ay nagkaroon na ng 43 mga record ng pag-atake gamit ang baril sa mga elected government official sa nasabing probinsya. At ayon sa report na nakuha ni Karamat, ang pinakahuling biktima ay si Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Pero bago pa nangyari ang pag-atake sa kanya ay may mga nabiktima rin: provincial board member, 2 vice mayor, 6 na city or municipal council member, 6 na barangay captain at 17 mga barangay councilors. Sa nai-report na 43, 33 dito ang natudas habang 3 ang nasugatan. At habang 7 naman sa kanila ang nakaligtas na wala man lang galos, ipinakita rin sa report kung anong taon sila tinambangan at tinudas. At itinanong naman ng byuda ni Digamo na si Mayor Janice Digamo kung ang mga naaresto umano ay mga politiko rin, at kung hindi man daw, ano ang naging motibo sa mga nahuling mga suspek para itumba ang mga politikong nasa listahan. At nang lumabas ang isyo na ito, mga kabalita, ay hindi naman mapigilan ng ating mga kababayan na magbigay ng samot-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media. At ito ang komento ni Sir Jason: kung usaping Philippine justice system, kulang na ebidensya pa mga yan. Dahil dito sa Pilipinas, kinakailangan na yung mga napatay mismo ang bumangon para magbigay ng pahayag. Dahil kung hindi, yung pera ang magsasalita laban sa kanila.